ka din ni Brother Rock, Mac, may ara kami sa YouTube channel, may mga social media ka mo, may Facebook page man kami, Cup Talks or YouTube channel, katotohanan natin pag-usapan. Hope na mapalo naman na. So kung may mga questions pa ka mo regarding sa itong pagtuo, so pwede ka mo ka-tune in, then mamati ka mo dira sa mga gina-discuss. So ang atong na-discussan sa mga utod, brothers, no? It's regard sa paano bala, no? O ano bala ang matuod nga pamatasan sa isa ka matuod nga alagad sa ating Ginoo. But before that, no? Maipalanda ko ano sa inyo nga gamay lang na short video lang. Tinanong ni Peter, bakit hindi nila tanggap tao na kakasalo sa iyo, hindi ka rin patatawarin na natin ang mga kasalanan. Okay, so nakita niyo yung short video. Ano ang unod sa video na nakita ninyo? Ano daw? Patawad. Patawad? Hindi na magpagay? Kung lang taon naton, ang video nga nakita naton bagugid lamang, nag-istorya sa aton nga tanan nga tao sa kalibutan, alalangay. No? Tanan nga tao sa kalibutan, amo ang naging rason kung nga aman nga may Kristo nga nagadupa sa krus. Okay, kita di crucifix, no? Kung makita niyo ang crucifix, ginasimboloy na siya nga may Kristo nga nagdupa sa krus, agad mapatawad kita, no, sa atong mga kasalanan. So kung nandoon natin, because, no, kung nandoon natin hamba sa Biblia, tungod sa paghigugma sa Diyos, no, binhimo niya ina, nga tanan kita, maka-avail sa privilegyo ng mga bato natin si Kristo. Sa Juan 3:16, kung basahon natin din ang mga utod, kaya binhigugmagin sa Diyos ang kalibutan sa bagay nga ginhatag. Ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tagsatag sa mga magtuo sa iya hindi na mapatay kundi may kabuhi nga wala siyang katapusan. So amo na ang rason nga aman nga nagpalansa niya si Kristo sa cross tungod sa paghigugma sa Diyos, no, sa atong tanan sa Diyos nga Amay. Kung lang taon naton ang video nga nakita nato magaina nagatumo na to kung paano magkabuhi, no, ang matutuod nga or anong pamatasan siya matutuod yang alagad, ano bala siya. Ang alagad nga una, wala nakasala siya, may utang siya. Anong natago sa iya? Nagluhod siya anay, nagpakitdooy. Ano gin anong ginimo siya sa hari? Di ba laging patawad siya? Pero pagwa niya, nakita niya ang iyang co-worker, pero sabihin, alternates ka muna, no? O nakasala kay padre. Tapos iningi mo nga utod, nga co-work ko alternate, nakasala man sa imo. Karon ikaw yan, napatawad ka na, din nagawa ka nakita mo, siya giliap mo sa dayon. Amo itong istorya kagina. But si Ningon, sa nakita itong giliap nga co-worker or co-alternate yabe, may nakakita at nagsugit sa hari o sa pare, eh, okay padre. Anong ginhimo sa hari? Anong desisyon? Di ba na desisyon sa ito nga pinahan man siya? So, ano ang punto dire, makita natin dire subong sa pamatasan sa matutuod nga alagad sa Diyos. Okay? Next. Kung lang taon natin, alagad. Nga man alagad. Anong alagad? Or alagad, sabi? Ano na siya? Kung kumabi, atin di okay. Kung lang taon natin, ang definition sa alagad, dari na binatag na giling. Alagad, A-L-A-G-A-D. Taga-acronym. Tanda-anda. Muna-muna, kailangan natin alagaan ng Ginoo sing maminatudon. No? Second, likawan ang anuman na sahi sa misyo. Okay? Third, alagaan ang ginikanan. Kung naman may ginikanan pa, Brad, di altar night mo kami. Abi naman, alagaan namin altar. No? Abi naman, maalagad na kami sa misa. Okay, natakot ka na karon. Gamiton si maayo ang mga bugay halin sa Ginoo. Brad, sigurado ako may bugay ako. Anong karon? Ang kusa ang mga pagtilaw nga nag-abot sa imo. Pagtilaw, ano klase na nga pagtilaw? No, anong taon na karon? Dayawa ang Ginoo. Sa isa unta. Una, alagaran ng Ginoo sing maminatud-on. Paano kita mag-alagad sa Ginoo naton sing maminatud-on? Basahon naton ang ginhambal ni San Pablo sa taga-Roma. Gani mga utod, tungod sa dako nga kaluoy sa Dios aton, nagapakiluoy ako sa inyo
ngaihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon, subong isa kabuhi nga halad sa Dios. Nga natugyan sa pag-alagad, na ihalad ang inyong kaugalingon, siyempre bilang altar server, no? Kinahanglan ihalad ang atong kaugalingon. Hindi kay nag-serve kita, ara kita tuod dira sa simbahan, pero ato niya nga pangunahuna at tutusagwa. No? Sino dira sa inyo may girlfriend? Kaya pikamot? Di ba kayo niya? Kaya kamot? Okay. Ang girlfriend niyo pwede man simba? Kada linggo? OIM? OIM mo? Wala. Pro, may girlfriend kang kasimba din? Wala. Din yung girlfriend outside the church? Away kami niya. Sino ba yung bayaw? Ang iyong girlfriend, din bro. Sabi natin, okay. Malayo-layo. Nagaanta ka mo sa example. Malayo-layo, no? Ano yung napatugan eh? Itugyan sa pag-alagad, no? Tugyan ng atong kagalingon. Pumpos ng kagalingon sa pag-alagad. Karoon mo malayo atong being girlfriend. Ari kita di ga-serve. Base ba lang? Base pa man lang yan. Ga-serve kita din. Ga-insinso kita, no? Kadugay-dugay. Lain ang sulod-sulod sa atan. Ito lang ko sabi na. Pigli. O. Tapos, no? Ibis nga ang imo umbraho nabi, ma-exit ka na, huwag ka pakahaling. O, di ba? Anong buod ko sa lingon? Be on focus. No? Dapat ang focus na sa pag-serve. No? Hindi isa anuman na bagay. So, hambag rin, basahan ko lahat, no? Ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon si subong isa kabuhi na halad sa Diyos. Inyong mga kaugalingon. So nga man na nagsulod ka mo sa pagiging altar night, anong rason? Sinabi. Para sa, yes, very good. Ano pa? Eh, paan pa ka mga rason? Base pa lang yung iba yung rason na para magkaroon ako ng pleasure. Para maging sikat ako. Altar night ko, di ba? Pero hindi man subong sina, kundi ihalad ang atong kagalingon sa Diyos. Hindi isa? Pare. Hindi isa? Sibilimba, kundi sa Diyos. Subot ko siningon, ang focus natin sa pag-alagad sa Diyos. Okay? Sa pag-alagad sa iya, kag iya nahamutan. Kaya niya, ang magandang kapag-alagad, nga nahamutan, siniya sa Diyos. Diba, sinahamutan lang sa tao. Normal, sa next ko pala, kaya muna yung kung dito ko yan sa altar na nag-servisyo. Diba, panami, hindi sikat-sikat ako, no? Pero may kaya makita sa tunga, no? Agaw, attraction ako yan, magta ko yan, tapay. Basta mo na ito niya ng pamukuman. No, hindi dapat sumbong sina. Hindi dapat si God na ako makita. Hindi niya kita. Okay man makita kita, pero ang pinaka, the best thing talaga, na parang mudumun tayo, na nag-serve kita sa kay Lord. No, hindi sa akin kaugalingon. Hindi sa mga tao, kundi kay Lord kita. No, pagi lang sa mga tao. Okay? Amo ini ang matuod na pagsimba. Kaya kung nanahimo tagaloy na, ang genuine na pagsimba nato, makita sa direk. No? Amo ini ang matuod na pagsimba. Na dapat ninyo ihalad, hindi ka mo magsunod sa mga pagginawi isang mga tao sa silingang kalibutan. Okay? Na-mention na, nag-iina din ang batin na ako ng pasada. So dapat hindi kita magsunod sa pagginawi isang tao sa silingang kalibutan. Ano ang pagginawi isang tao sa silingang kalibutan? Yan. May arayan na nagsunod sa simbahan, agod nga magpadayaw-dayaw. No? Agod niya nga pasika. No? Agod niya nga ang balon nga holy siya. No? Kay nag-aksa sa simbahan. So tali, hindi lang kayo ang atong pagiging altar night, so pagiging holy ng puso natin, makita lamang outside. So dapat inside. No? Para sa atong gidyan, sa tingin puso ko natin. Kaya nga man, ang atong Diyos, huwag niya labot kung ano kaya ang gwapo. No? Huwag niya siya labot kung ano kaya taas. Ang Diyos natin niya, huwag niya nagatulong kung ano ang imo outward appearance. Ano ang nilatulong sa Diyos natin? Sa unang Samuel, sa 16 versikulo 7, ang mga ining atin na mabasa naman din. Pero ang tinuon at siling sa iya, hindi ang iya kataas kung kagwapo ang imo tanawon. Insikway ko siya, kaya ang akon pagtanaw, hindi pariho sa pagtanaw sa tao. Ang tao nagatulog sa guwa na dagway, pero ako nagatulog sa tagipusoon. So ang Diyos niya, ang nagatulog sa aton, not outward appearance.
Hindi ya sa atong pangguwa nga dagway. Base sa atong iban sa atong nga gusto magsulod sa altar nice bro. Ikalain sa atong itsura base hindi ko da pwede. No. Ang Diyos hindi maglantaw ya sa outward appearance. Diri siya yung galantaw sa heart. May isa ka istorya sa santo na si St. John Mary Vianney. Kilala niya na eh? Before siya naging pare, struggle siya. Discriminated siya or hindi siya kapasod doon sa seminaryo. Nga ah, mahina ang iya nga. Putok. Hindi siya kapasad-pasad niya sa exam. Pero ang dedication niya, no? Pero ang iyang perseverance ara. Nagpadayon siya. Nakita niya sa tagdumalahan sa seminaryo, ang mutungan na baton siya, kaya naging pare siya. Naging saint pa siya sa mga pare, patron saint sa mga kaparian natin. Bilang altar server, na nakikita ko man sa inyo, ining ginabasa natin sa bunga, ito ganyan niyo kaugalingon, bukos niyo kaugalingon sa pag-alagad sa Diyos. Nagalakang kuya sa pilakad, daw ako nagapungko, diri, sa pilakad daw may desire, may handong nga magsuloy niya sa pagkabari. Mamba si Brad, eh Brad, paano yan akong girlfriend? Ito, ganoon na si Ginoo, Ginoo na yung bala. No, di ba? Okay? Hindi ka mag-sunod sa mga pag-inawin sa mga tao sa kalibutan, kundi ito ganin niyo ang inyong kaugalingon sa Diyos. So ito gan ang kaugalingon sa Diyos, para kapalaman ko sa inyong mag-iina, kung may aprakita yung mga bagay na ginapanundong outside sa pag-servisyon natin, hindi na natin pagdaroon pa. No? Dapat ma-serve kita kay Lord sa sulod sa simbahan, bukos nga tagipusoon, bukos nga huna-huna. No? So, amo na ba hambal nga love God above all, mind, soul, heart, and spirit. No? Dapat bukos kita ang pagpalangga ka sa Diyos, ang pagservisyo ka sa iya. Wala na kitang hawiran pa kung ma-serve kita bilang altar knights. Okay? Paagi sa akin, okay, sinindre, kundi ito ganin yung inyong ogalingon sa Diyos, agod nga iya ka mo baguhon. Nga man, di-emphasize si San Pablo, nga iya ka mo baguhon. Nga man, sinindre sa inyo ang perfect wow. Sinindre sa inyo ang anis lang, bayong kumot. Sinindre sa inyo ang palasabat sa minikanan. Hindi ka mamakuya. Oh, mabayong ako, para upon kita. Palasabat sa ginikanan. Sino din sa inyo ang kung hindi mahatag ang iya gusto sa iya ginikanan, gamangkik? Sino din sa inyo ang kasunggod sa inyo mananay, tatay? Kung may mga butang ka mo nga hindi mahatag sa inyo? Kasunggod? Tagpudag. Kung suguhan ka mo, sino din gamangkik? No? Tinangga, gubak ang ibang itsura na yun? Suguhan pa lang? Hindi pala? Na, pamatian ta, siling dire, itong ya ninyo ang inyong kagalingon sa Diyos. Agod, nga iya kamo baguhon. Anong baguhon sa aton? Yes, ang attitude na aton yung mga batasan. Mabago lang yun, ina, kung isurrender tayo na sa Diyos. Pero as long as ginakaptan tayo ng kabatasan, hindi kini mabago. Pamatian, itong ya. Ito gyan mo. Ayaw na yung pag, hindi na yung pagpasugtipa nga, kaptan mo ba ina? Kaya nga man, hindi gina madula sa imo. As long as you hold that attitude will remain sa imo mismo. Hindi na pagkaptipa. No? Ito gyan yan sa Ginoo kung ma-serve kita. Okay? Paagi sa bukos ng pagbayo sa inyo panghuna-huna. Yung mga panguna-una, di ba lang kailangan bago? Ari kita di, nag-serve kita pa ng atang panguna-una, galupag, isang diin, no? Physically present, mentally absent. No? Base mo kay isa, mabalang kita nga, uy, exit ka na dapat, nga man, ari ka pati. No? Beyond focus, no? Dapat naman ang himuha natin. Dayon, nahimulaan ninyo ang kabubuton sa Diyos. Kung ano ang maayo, ang iya na botan kaghimpit. So kung himuon tagalin eh, para mabalaan ta, kung anong will kabubuton sa Diyos sa aton, base mo yung pare kita sa bilakaan, no? Kamuda, base mo yung pare ka mo, dapat buyan ta na dapat atong buyan. Itugyan ta na dapat atong itugyan.
ang atong bukos nga kaugalingon sa Dios sa pag-alagad. Okay? Next. Likawan ang anuman nga sahi sang bisyo. Ano ang bisyo, brad? Inom? Tubig? Ah, sigarilyo. Ano ba? Ano ba? Oh, mababayi. Drugs. Ano ba? Oh, drugs is yabu. Okay, ano ba? Ano ba ang klase sa mga bisyo? Sino nyo sa inyo ang gatong ets? Bayabing amat? Hindi ka mag... Hindi ka mag-iyaw yan, magandong. Bayabing amat? Ato may nagatong ets, upot kita. Okay, sino ba? Oh, gapusoy. Oh, partanay? Okay. Bisyo. Inang... Isang ambisyo na ginatawag, inang parang chapter to, hindi nang banyo gina. Shabu, or anong, or drugs, sigarilyo, inom sang alak na pasubra-subra. Actually, wala man simula, ano mag-inom ka sang alak, kung moderate. O mula ganyan may prescription with permi sa commercial na lang, no? Drink moderately. Pero ibang drink moderate so sa kanal. Di ba? So dapat moderate lang, hindi kayo moderate so ka lang. Pero, nataw-naton, likawan ang anuman nga sahig sang bisyo. Kung ang ginahimo naton nga pag nga mga bagay sa pulabi, nga tungits ka, tapos ginaulipon ka na sa pangtungits mo, hindi ka nakaobra ng homework. Hindi ka nakabulisin mo ginigana, no? Hindi ka na, hindi mo na maobra ang ulubrahan mo sa altar, no? Dapat muna na, dapat maging aware ka na sina, no? Dapat aware na kita sina nga likawan ina nga aman. Ang Biblia mismo, matahag kami kinasiling sa aton regarding sini. Suno kay Sirak, kung lang ito basahon na itong siling ni Sirak, 15-13. Ang Ginoo, nagakangilad sa bisan ano nga sahi isang bisyo. Ano ko no? Ano ang nagakangilad? Talumdalo, mga bibrat, nga tinaga. Buwan silingon bala? Gusto yan iti-isukay na, no? Hindi na sa gusto yan. Nakalainan ginasaya sa anuman na sahi isang bisyo. Bisan ano pa na? No exemption. Okay? No exemption. Wala sa bisan anuman na dapat nga i-exempt sa bisyo nila. Kaya nga man, silindre, kung altar server kita, ang altar nais kita, ang himuon nato, namunyo, kung nagkatawad ka sa Ginoo, hindi kasi ni mga higugman. Untatin na ng tongits mo, pusoy mo, no? Ang drugs, no? Ano pag idra nga sahi sa bisyo kung tati na ina. Okay nga man, ang Ginoo hindi sina gusto. And kung matuod na nagatahot kita sa Ginoo, hindi na ito pagigugmao nina. But silingon, anong pagigugmao? Inang bakay pala nga kinakuha mo git, gusto mo git. So, muna, hindi muna dapat pag gusto mo pa. Likawan tayo na. Ano ang likaw? Prosine. Ano pangalan bro? Nico. Nico, ikaw bro? Richard. Charles. Oh, Richard Gomez. Charles? Darwin? Okay. Si Charles at si Nico. Saan ko labi si Nico yan? Ginagadya si Charles. Charles, ma... Pusoy ito ito kay... Base kaluyan pa. Madaw kita ito. Gintim, tara si Charles. Si Charles man. Oh, sige ah. Pwede man... Kabuas mo mata siguro ma, sir. No? Namo na. Anong himuon ni Charles? Dapat, hindi, dapat ang balo niya, Nick, di ba lang, bal to ni Brad, ligawan ta ang mga sa isang bisyo. Ang magiging ganyat mo ko. Dapat tamo na, ligawan! Kabalo ka tamang balibad, no? Kung ano man ang pagbutang sa aton, sinang atimtasyon. Balibad na to, ligawan na to. Kung ari di ang, kung ari di ang tungin, sila kagi. Di ba lang? Hindi kay ari di ang tungin, dito lang ba, at itong tungin. No, di ba lang? So, hindi naman ang namin. Next. Alagaran ang ginikanan. Wow. Brad, altar nights. Kuya, tinga ba ng ginikanan? Kuya nga ako nalagaran. Tandaan ta, hambalin San Pablo. Pamatayan nyo si Mayo, ha? Kung matutuot kita ng alagad sa Diyos, kag nagaservisyo kita sa iya, dapat natin panumdumon kag balik-balikon ini. Unang Timoteo 5:8. Pero kung mayara na wala nagatatap sa iya pangahimata, ilabinagid sa mangkatapo sa iyang kaugalingon nga panimalay, nagapanginwala sa pagtuo, kag labi pa siyang kalaot sang sadi tumuluo.
Ano ang magamag natin tumuloob? Kung katoliko ka, ang di tumuloob, hindi katoliko eh. No? Or wala na to sa Diyos. Okay? Sinindiri, ang tao na wala katatap sa itinikanan, ano ko no? Ano nga baldiri? Mas malaot pa siya sa mga wala na kilala sa Diyos. So, kung lang taon nyo, kabalo ka mukha nung atheist? Wala yes. Wala sila gapati sa Diyos. So, lang taon ko lang ilang lifestyle. Puro lang sila science. No? Wala mo kung gambar na tanang atheist, malain. Pero, kung lang taon na dire, mas prone sila sa pagpakasala kay wala sila gapati sa Diyos. Di ba? Hindi naman na kinanglan niya nga balong pa ni Satanas nga. Tintaron ko ng atheist. Kaya nga mga atheist, so may nagapati sa Diyos ko. Pabayaan niya na lang yan, may magapati sa existence ng Diyos. Kung lang taon natin mga utol, dapat katong talo panggol man kung ano ang pagkinahanglan sa ating mga ginikanan. Kaya nga man, ang nag-aranta man sila. Sunod mismo din, no? Sunod din sa sira. Tres. Dosi tungkol tres, eh. Anak ko, tatapa ang imo amay sa iyang katigalongon. Anong magambal ka tatatapon? Yes, at iba nun. Ano na rin ka sila? Hindi ka pa bayan ka sila. Hindi ko muna surod kita sa simbahan, maserve kita as altar night. Kung pwede dungol lang kita. Nga man, magkot ko sa inyo kandina, sino ang nag-reklamo, nag-apangakit, nag-asunggol si ginikanan. Tungod, upo din na sa ating topic. Kailangan natin alagaran natin yung ginikanan. Intindi yun, tangan sila. Sa pagpalayon. Kahit hindi siya magpautasa, samtang siya nag-anabuhi. Sino diri ang tatay nga nag-edad 50 pataas? 50 pataas. Parang dumuntagin. Blessed na katama ang may tatay na naka-edad sa 50 pataas. Nga man, ako magulang napatay sa edad ng 31. Ako mo ng 31 naman ko. So hindi na ito mapakta ng kabuhi ta. No? Even ang kabuhi sa ato ng mga ginikanan. So hindi na ito mapakta. So kung parang dumuntagin, ano ang mga bagay na dapat uhimuhon sa akong ginikanan? Wala mo siyang forever na tawo sa sinyong kalimutan. Parang kita maagi sa kamatayon. So, are we prepared sa matambo? No? So, kung napautas ko sa akong niya iloy, sa akong niya amay, preparado ko lang ako yung kaso na magbiba sila. Na, tatapong tagin sila, kagin sila pagpuksan, kita-kita. Bisa, nawala na siya sa iyang gusto nga pangunauna. Anong wala na sa siya sa pangunauna? Hindi ba lang? Yes, magpigula na siya. Kulianong na siya. Iban, nakikita ko, kung nasakitan mo ako maglantaw, ng ilang ginikanan na ulianon, pabayan. Iban gani, ginasipa. No? Ginasingit-singitan na lang. No? Wala na sing care. Wala na nila ginaalagaran ilang ginikanan. Sa may country, na once na tingulang ng imong ginikanan, may ginahatag, ginabutan na nila sa home for the aged. So, ignore na nila na sila kabuhi. Pero kung isipon ta sa atong gino, magwanta natin na yan, ha? Kaya natin na yan, kapabayaan natin ginikanan. No? Grabe naman sa atong niya ka wala kurason, no? Wala kay ipusoon. Nga, ang atong nga iloy na busong sa atong, no? Siyang kabulan sa sulod sa taguangkan, ginhalungan kita para magwa kita. Ang aton amay, nagbaka-baka para nga mas tagaan kita sa ating mga pinanglanon. Pero, ano ginumprata? Sabat-sabaton ta lang sila. No? Sabat-sabaton ta sila, tapos, ginasagi ta lang sila ka-insulto, tapos do, isusigaw pa kita na maghambal sa ating mga ginikanan. Pero hindi dapat suhong siya natong himuon. Kundi nga, bisan nga wala na siya sa iyaw sa mga pangunahuna, mga kamalya, buligan mo siya kag hindi siya pagtamaya. No? Hindi siya pagtamayon, hindi siya pagbulayawon, hindi siya pagpakalubuon. Diba nabi nga mga kabataan, ang balo nila ginikanan, na ano man nabi ni Imo tayo kay Wiki mo nagtapos sa pag-sigula na ito, pati kami nasuffer. No? Na ano man ni Imo na, yung Imo yung kinubrabi sa muna, sagi ka lang ito, abi ka, ngayon, kahampag ko, tapos huwag ka nagtapos yung pag-iskwila lang, tawa karoon kay wala kami amon sin ngayon ng edukasyon. Hindi natin magpasulo na itong ginikanan. Kung mahiwa palang makabuling kita sa ilang, uligan ka na lang sila. No?
Hamala, buligan mo siya. Hindi yan pagtamayon. Samtang mabakod, kagmaayo ang imulawas. Samtang mabakod, kagmaayo ang imulawas. Yan naman. Tungod kay ginapreparar kita sa realidad, sa kilakaadlaw, ang aton man mismo nga malawas, malabot man sa state, sosyedad, nga matigulang man kita. Malabot man sa estado, nga kung sakiin, sa kilakaadlaw, maluya man atong tuhod. Mapungko na lang kita. Mapanabi ko na makabataan kita sa kilakaadlaw. Tapos sa ating ginimo, sa ating ginikanan, hindi man namin. Tapos ibalik sa aton, anong ba siya punta? Di ba lang? So dapat, hambal ba sa kanta nga huwag mong gawin sa iyo, ayaw mong gawin. Huwag mong gawin sa iba, ayaw mong gawin sa iyo. So dapat ako na imulta. Hindi kita yung ubra sa bagay. Hindi tayo gusto nga, ubra nun sa ato. In return, no? Nga mabalik sa ato sa bilatan daw. Next. Gamiton sing maayo ang mga bugay halin sa Ginoo. Ari na, Brad. Ano ng bugay halin sa Ginoo? May ara ko sinayahan. Yara ko sila yan. Natawon tali. Sino din ang nag-edad 15 pataas? The rest, 13? 14? Pinakanubong edad? 10. Okay. Gamiton si maayo ang mga bugay halin sa Ginoo. Sino din sa inyo ang may ara na desire sa kilakadlaw masunod sa seminaryo? Yan. Sino? Sino ang gusto mong pare? Bisa minubya ka na. Ngayon, alam mo may gusto ka lang. May ara kaya kilala. Mas ang una, may nubya man siya. Pero ng pare, kaya ng subong, patay na to. Malam na to mo nga pare. No? Napatay na during pandemic. Pero, siya, ang yamang hod, kagiyang friend magin, tatlo sila, nagsunod na lang sa seminaryo, kag nagpare, git. Kung lang taon natin, gamitin natin dapat si maayo ang bugahan si Ginoo. Kung ibugayan kita sa desire, gamitin tayo na. Karo kung ibugayan naman kita sa intellect, papaan na ito magamit ang atong intellect? Oro natin ng kaalam. Gamitong taman sing maayo. Iban sa aton, itagahan sing bugay, sing kaalam, wala ginagamit sing maayo. Kundi ginatunto ang iban na tao. Or may ara nga, kung sabi nagahamba sa ito nga, ang iba niya, ang iba niya nagapamangkot, wala niya nagapamangkot kung hindi gusto makabalo. Ang iba nagapamangkot, gusto lang inatilawan or insulto ko ng nagahamba sa ito nga. Nga man, basa ko na aton, sira. 3:22-23 Ate panalang ang mga bagay na kinahatag sa iyo, no? Gamita sing maayo ang mga bugay ngalin sa Ginoo. Ate panalang ang mga bagay na kinahatag sa aton. Hindi pagpalingbi ang mga butang na gintago sa Diyos, sa Ginoo, sa iyo. May araya na nga pangkot nga, brad. Sa wala pa ang tuga sa Diyos ang kalibutan, di ng Diyos. Hindi mo na naiyay obligasyon. Nga man, ang Diyos ang nagtuga sa aton, nga pamakuton. Na ano mga kapag kapaya kong din ng Diyos. Nagtuga sa gani, kumakutulo ko din sa. No? Hindi pagpasilabti ang mga bagay na hindi bumasarangan. Sa pagita, may gift na kita, kang gifta mo lang ini. Pasilabtan ta pang ang bagay na hindi natin intindihan. May arang ko pinakita na isa ka preacher, sikat nga preacher sa ibang nga pagtuluhan, isa nga katuloy ko na ganyan ka gani, tungkol sa pagkamalimbungon niya. Ano malimbungon? Yan ang disipul niya lang ang panghamdal. Sili niya, kung magtudlo sabi, hambalya, Tagalog gabi, hambalya, kahit Hebraico, Griego, pinakikialaman ko, Biblia ang buot sili mo niya lang. So kung sili mo, hindi mo na masalanan, hindi na yan pagkasalapte. Ang ara sa aton, amo lang aton na dapat natong gamiton sing maayo. No? Gamiton ta lang. Kung gintagaan kita si bugay, nga amo lang din na, gamiton ta si maayo. Di ba lang, bago ka gina, si Sintian Meridiani, mahina sa utok. Pero nga man nagpari siya, nga man nagsanto siya. Tungkol gingamit niya si maayo ang bugay ngayara sa iya. Be content of what we have.
No? Hindi mo tento kita ka nung araw sa atong. Siling pagkita na, ang gintong rin sa imo labaw na sa masarangan sa tawanan ng mga painuino. So dapat, magamit tagi ka sa gusto, kagbayo, ang mga bugay na kinhatag sa Ginoo sa aton. Kung ibugayan kita sa pagservisyo sa Ginoo, pagi sa pagsulod sa pagiging altar nights, gamiton tayo ni. No? Amen? Gamiton tayo ni. Next. Anto sa ang mga pagtilaw na nag-aabot sa imo. Ari na. Anto sa. Mamangkot ko ha, kaga-anis nga pagsabat ninyo. Sino dire ang nagsulod sa altar night na gusto niya gid? Gusto niya gid? Sino dire ang nagsulod na gusto lang sa kinikanan niya? Gusto niya gid? Sigurado na mga? Mamatiyan niyo ini. Ang humble mismo sa Sirat 2:1. Anak ko, kung ikaw naghahandog sa pag-alagad sa Ginoo, ihanda ang imo kaugalingon sa pagtilaw. Ano daw? Ihanda ang imo kaugalingon sa pagtilaw. Amo yun yung rason nga aman nga ginag-obserbahan pa ka mo? Tinga man, kinaglan pa ihanda ang kaugalingon sa pagtilaw, ako yung magservisyo kita sa Ginoo. No? Kabalo ka mga nung pagtilaw? Yes, pagsubok. Hindi na pagsubok na pagkailan. Trials, no? Pagtilaw, ano pang ibang na term city na yun sa pagtilaw? Basta trials, no? Trials, and ano pa? Unang taon natin, kinanglan tagid man i-prepare, no? Ang aton tagsa-tagsa kakagalingon sa pagtilaw. Ano yung mga pagtilaw? Amoy ni, tandaan naton sa pilakadlaw, may mabatian kita, no? Ilabinagin sa inyo na nag-serve sa altar. Altar sugar naman. Pinaaram mo ba na iyaw? No? Altar sugar ka, pero nga aman nga para bato ako sa Dominikanan. Anong punto ko dire? Kung wala tayo nga ginahimo, buot silingon, amon anong pagtilaw sa aton? Kung sa una amo kita sina, ang ginabalik nila sa aton, ano ang pagtilaw natin? No? At tusod tayo na. Dako si mga mag-sakit sa imong balat dragon, magpasipala. Anong pasipala? Kabalo ako ng pasipala. Kagi na ka mo gahambal nga ibuyayaw ka mo, gahambal ka gusto, ibuyayaw ka mo. Amoy na, gahambal kami sa ito nga, buyayaw ka, pasipalahan ka sa ibang na tao. Okay? Basahon na ito. Ang hambal mismo diri sa 1 Pedro 4:12-16. Mga hinigugma ko, hindi ka magkatingala sa mapait na pagtilaw ng inyong ginatos. Anong mapait? Siyempre, yung matamis, no? Bitter. Mapait. So, kung sila naman mabudlay, no? Bigit niya, para sa aton, doon itong maragsahon, ini. Siling diri, subungan daw itong maragsahon, ngayong tabo ini para sa inyo. Sa baylo, magkalipay kamo. Bobrad! Pagtilaw na ina, trials na ina, naman balipay pa kami. No? Ito sa buwang-buwang, nga pagpuminsan. Pero siya, brad, wala na kami bugas, makadlaw pa ko. Di ba pagtilaw? Pero ano na ba niyo? Mga hinimimog na po, hindi kang magkatingala sa mapain yung mga pagtilaw sa inyong ginantos. So kung na daw tumalag sa amin, hindi tayo para sa inyo. Sabay no, magkalipay mo. Hindi, kadlaw, ano ito, magkalipay mo. Wala? Kadlaw-kadlaw na kita. No? Wala lang. Tawanan mo ang iyong problema. Wala? No? Kadlawin na iyong problema. Kaya mga pagtilaw na inako na naservisyon ka sa matuturon sa Diyos. Okay? Kay nagapakiambit ka mo sa mga pag-antos ni Kristo, amo ni ganyang rason. Nga man nilang magkalipay kita sa mga pag-antos, tungon nagapakiambit kita sa mga pag-antos ni Kristo. Kung kailan taon natin, si Kristo nag-antos sa mga pasipala. Ginduplahan siya, ginyaguta, ginbakol. Pag-antos siya na. Iban sa aton, sa pilangan na labas, kung masakit kita sing grabe, no? Tandaan ka lang ini. Reserve kita taon sa altar, mamang kita, Lord, reserve mo ko si Imo, bilang altar nights, kaman mo yung masakit, bako na mo ini.
Anto sa kagalipan, Lord, salamat. Ito mo kayo ginaparamayin mo ko na dapat magpadayin pa ko sa naayo ko. Huwag ka naman. Kung sa pagpadayin natin sa magbasa sa inyo, agot na mapuno kamo si kalipay kung ang ihimaya ipahayag. Silindirin, bulahan kamo kung ginapakahuyan kamo. Ginapakahuyan. No? Bilang mga alternate sa talakada, pakahuyan din mga kamya. Pero dapat man, hindi kamo yung magpangasubo, hindi kamo pangakig. No? Pwede ka dalawin na lang. No? Hindi wala? Magtungod kay, ginapakahuyan kamo, kay mga sumunod kamo ni Kristo. Ini, nagkakahulugan nga ang mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Diyos, ngayara sa inyo. Wala si isa sa inyo na dapat mag-antos tungod kay, ara naman, dapat hindi kamo mag-antos tungod sa kamuling rason. Tungod kay, isa siya kamanupatay, o kon makawa, o kon kriminal, o kon nagapahila po, marites, sa bulahaton sa iban. Di ba? Hindi kita makatusunod yung makawat kita, no? Manupatay kita, kriminal kita, o kon marites kita. No? Iba nabi, hindi ko servisyo man mo yung sa tinuong, kailang alternize, naman nabi nga, ginsakit pa ko nila. Kaya galing niya, ginsismis mo yung muya, ginmarites mo yung muya ng utod. No, ibang isip ka tao. May rason man gali. Ang mga gali, dapat hindi ka na mag-antos tungkol sininga mga bagay. Sa pagpalayon, pero kung nag-antos ka mo tungkol kay Kristiyano ka mo, but sila mo nang suffering ang pag-antos, but sa pagiging Kristiyano. Hindi ka maging matutuod ng Kristiyano without suffering. Nga man, hindi man niya, hindi mo man nga malang ginoo nga para maluwas mo ka lang, agi kaya sa tapang ng adanan. No? Ano ba si Ginoya? Taga-taga-tama. Siling mismo sa ating Ginoong Hesus Kristo sa Mateo 7:13, tumtum sa 14, siling niya rin, tama niya kaklaro, siling niya. Sulod ka mo sa puerta na makitid, kaya masangkad ang puerta, kag mahapos ang dalan pagkanto sa kalaglagan, kag madamo ang nag-aagi sini. Ano ang mas mahapos? Kumamutunta ka mo. Magpakasala o kung ang pugong sa paghimos ang sala? O, di ba? Di ba? Mas mahapos ang mas mahapos, makadus mo ka o kung hindi ka makadus mo. Pero sinabi, gagi ka sa dalan, hindi mo kabisado. Di ba? Pero may lang may masabi, hindi masandad ka. Mas mahapos ang nagpadulong sa kalaglagan. Kung siningon, mabuglay lang ang nakatulto sa kalagyan pagkato sa kaluwasan. Ang muna galing na dapat mantos kita. Antos na ito. Hindi tayo pag himuon nga nag-serve na ako sa altar, napalangit na ako. No. Ang pag-serve na ito bilang altar night, yung white na rin kakulugan na immediately, mapalangit ka na. Kaya ang realidad na mautod, may arang impyerno na patulungan ng tao, isang deservisyo pa sa sige mo. Pakitaan-taan mo. Mateo 7:21-23. Hindi ang tanan na nagatawag sa akong Ginoo, Ginoo makasulod sa ganirian sa langit, kundi ang nagatuman labang sa kabubuton sa akong amay niyara sa langit. Kung mag-abot yan itong adlaw, madamo ang magatawag sa akong Ginoo, Ginoo, sa imong ala nagwali kami, sa imong ala nagtabi kami sa mga yawa, naghimo kami sa madamo ang milagro. Dahil magasiling ako sa ina, wala akong makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon, kamo nga nagabuhat si Malaon. Na, bisan altar server ka na, kung hindi ka seryoso sa iyo mga pagiging altar server, useless ka po na. Ha? Kung hindi ka seryoso sa pagiging altar server mo, wala ka po simpulos. Di ba? So dapat, seryosohon mo yan. Kung mag-altar server ka, seryosohon mo. Na para niya sa Ginoo akong ginahin mo, hindi para sa aton. No? Kahit sa pilakad daw, may reward niya yung Ginoo sa aton. Kung maminatutong kita sa aton na kaugalingon, reward na kita niya. Anong reward niya? Ang kabuhi na wala siyang katapusan. Oh, patayo lang pagin natin, hindi ka mo magkahuya sini, kundi magpasalamat ka mo sa Diyos na inyo ginadala ang ngala ni Kristo. Pero ito ang magpulaki na, oh, wala kami bugas doon, salamat, wala kami bugas. Amo na, no? Di ba lang? Dapat ako na, salamat sa mga pagtilaw, kung sa tingin madumdumang takan Ginoo. Kaya nga, ang pagtilaw na lang, remind sa ato na mga ayaw kita muling siya. Nga ma-rely kita sa Diyos na ito nga makagagawin sa tanan. Hindi kita mag-rely sa ito kaugalingon lamang. Sunod,
Ha? Pinaka last part. Anong last part? Paano mo ginadayaw ang Ginoo? Sige, Ben. Pagi sa pag-serve. Tama. Pagsimba. Pagtuo. Okay, tama. Ginadayaw lang ang Ginoo. Sina? Sino yung mag-ismo sa Salmo? Sang... Kung nataw na itong din, no? Sa Salmo, 103:1-3, dayawa ang Ginoo o kalag ko. Bawa, hindi nga mang kalag ang madayaw sa Ginoo. Dayawa ang yabalaan ng ngalan. Pamangkot. Sino diri ang nagagamit sa OMG expression? Oh my God! Sino nagagamit sa expression? Pagdayaw wala na sa Diyos? So dapat kami, di ba anong ikalawang na sugo? Antamites, anong ikalawang sugo? Sa Ten Commandments, anong ikalawang na sugo? Na, in, ano to, diba pili natin bro? Ano ang ikalawang sugo? Okay, tama. Hindi mo pag gamiton ang ngalan sa Diyos sa walay kamuslanan. So dapat dayawan ta siya, no? Dayawang yabalaan ng ngalan sa bugos ko ng tagipusuot. Kaya nga man, sa Marcos, ibang ilo sa isang Marcos, mabasa natin dire, nga ang nagagawa sa tao, amo ang nagahilin siya tagipusuot. Inang mga pagpamuyayaw, inang mga expression-expression nga api natin, okay lang. Hali na sa tagipusuot. So dapat dayawan ng Ginoo sa bugos natin ng tagipusuot. No? Hindi ta siya pag dangulangon. Kanang base pala nag-serve kita sa altar kag kinadlaw ta tungod sa tungasan Hauluya na. Hauluya na to. Tandaan niyo lang, nag-serve kami diya sa para sa makagalingon na pressure. Nag-serve kita ya para sa Ginoo. Ako nga dayawon ng Dios. May mga tao nga nag-observe sa aton, tandaan niyo ni. May mga tao nga nag-observe sa aton nga nag-serve ida dili kita sa altar. Obserbahan na ya. Na, no manong klase ang parents ang diman, naman hindi sila seryoso, kakinag daw sila yan. No? Historia sila, kundi sila sanay sila, samtang nag-humili ang pare. Hindi na nila maobliga, kailangan ka humili mo ang obligasyon. Pagdayaw ba lang na sa Ginoo ginobra? Hindi. Ang pagdayaw sa Ginoo, dapat ginaobligar na ang obligasyon para sa Diyos. No? Dayawa ang Ginoo o kalag ko, kanili pagkalinti, kung daw ano ang iya kaayo. So, hindi ka pagkalintan. Sa teor na ganitin, tar kita, na maghimo ka sa hindi manami, hindi maayo, parang dumunta lang ang Ginoo, may ginihimo sa atin yung maayo. Okay? Ginapatawad niya ang tanan ko ng mga sala, kaginaayo niya ang tanan ko ng mga balatihan. Ang muntagin na, ito tatina sa video ko lang. Wala sing gimbiling, yung tanan yung patawad niya sa Diyos sa atin. Palangga ka tanan sa Ginoo, sa Diyos na atin. Yan yung palangga on tanan siya. Palangga magkata sa atin ng ginaganan, bilang mga altar knights, palangga on tanan sila. Okay? Alagaran tayo ang Ginoo sa aton niya nga masaranan. No? Maging seryoso kita sa aton na pag-alagad sa iya. So kapag ito pang pakamayuhon kita sa Ginoo sa Diyos ang tanang kadayawan kag pagpasalamat. Palang pangalatang mga Diyos.